bali i-review natin like 150. Is yung footboard kasi maliit. Tapos ipapakita ko sa inyo guys yung panel niya. Tapos guys, hindi siya ganun kataas. Tignan nyo, flat foot. Yung Nudo version lang naman yung pinagkaiba nila. Pero when it comes to specs and other parts, parehas lang talaga. Ayan, yung Vespa. And then ito, yan, yung Lambretta. Yun, yun ang mga medyo kamukha. Lagi nyo tatandaan, ride free, ride safe. Peace. Sa SB on wheels. Bali, i-review natin yung bike na pinahiram sa atin ng Kimco and Masagana, which is ang Like 150. Tignan nyo naman guys kung gaano siya ka-classic tignan. Pag-uusapan natin guys kung ano nga bang meron dito kay Like 150 and kung ano nga bang kinaibahan niya sa ibang scooter. Bali, pag-uusapan natin yung specs, riding experience, tapos kung ano yung pinaka makikita niyo sa motor na to. Bago ko ipakita sa inyo tong buong motor na to, ibigyan muna natin siya ng medyo konting montage lang. Let's go! So yun guys, bali yun yung pinaka-itsura na ito ni Like 150. Pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga una nyo mapapansin sa kanya pag nakita nyo siya. Yun. Bali, ang pinaka-mapapansin nyo dito guys, medyo meron siyang kamuka. Medyo lang naman, medyo lang. Which is, ayan, yung Vespa. And then ito, yan, yung Lambretta. Yun, yun ang mga medyo kamuka niya lang naman. Kumbaga pagdating niya dito sa harap, medyo may pagka-Vespa. Pero yung gilid, medyo mapapansin niya yung pagka-Lambretta niya. Bago tayo magsimula guys, si Like 150 ay merong dalawang version. Which is itong Like 150 ay ABS lang. And then Like 150 ay na may Nudo. Pero ang Like 150 na nasa atin is non-Nudo. Kumbaga wala yung Nudo technology na dito sa motor na to. Pero yun lang naman yung difference nun. Pero overall parehas na parehas sila. Ang pinagkaiba lang, Nudo yung isa and then ito walang Nudo. Pero yung specs, yung kung gaano nga ba kabilis, kung gaano katipid sa gas, pare-pares lang yan guys. Yung nilalaman ng motor pare-pares lang, Nudo lang yung wala. So yun guys, bali punta naman tayo sa specs na ito. Bali si Like 150i ay 150cc. Tapos 4 stroke, 4 valve. Kaya sobrang ramdam mo pag piniga mo siya. By the way guys, meron akong share sa inyo, which is yung speed test natin na ginawa natin kanina. Kaya ito. Flashback. So yun guys, itetest naman natin yung speed na ito ni Like 150. Dito tayo sa Molino Boulevard racetrack. Let's go. What? Solid dumatak to si Like 150 guys, nakita nyo naman. Basic sa kanya 100 guys, solid to. Ang medyo naging problem ko lang dito kay Like 150 is yung footboard. Kasi maliit. Ang height ko guys is 5'7". Ayan, tignan nyo yung medyo awkward na yung pako. Dahil medyo maliit. Pero if ever
may mga dala kayong gamit, perfect to dahil maganda yung lalagyan niya. Kumbaga pa square siya. Kung kunyari may dadaling kayong tubigan, mga bagbag nyo, maipapasok nyo pa dito sa space na to sa baba. Tapos guys, meron din indicator dito. If ever nag-charge kayo sa under seat compartment, merong indicator dito na naka-charge yung sinaksak nyo. And if ever natanggal yung pagkaka-charge, manonotify din kayo na natanggal yung pagkaka-charge. Ayan guys, oh. Yan. Na nakasaksak pa rin. Tapos yun, bali punta na tayo dito sa gauge panel. Meron tayong pinaka digital na odometer, kung ilang pa yung gas mo, time, voltmeter, and then temperature. End of flashback. Tapos guys, single cylinder siya, single overhead cam, kaya sobrang ramdam mo pag pumiga ka. Kaso nga lang guys, para sa akin medyo ito lang yung medyo tumagilid, pero hindi naman, medyo nagkulang lang, parang ganun. Which is, ayan, air cooled lang siya. Hindi katulad ng ibang scooter na liquid cooled, pero overall okay pa rin naman niya kasi kilala naman si Kimco na nagpo-produce ng sobrang quality ng mga makina, kaya wala kayong magiging problema kahit na air-cooled lang siya. Tapos guys, ito, yung sa may gas capacity naman yan, meron siyang 7 liters, which is malaki compared sa mga kalinya neto na scooters. Napakalaki nung 7 liters na yun. Tapos, given na rin na FI siya guys, sobrang tipid na itong motor na to. Tapos, ang isa ko pa na gusto nito guys is ABS harap at likod. Yan, ABS harap, ABS din yung likod. Tapos guys, pagdating naman sa seat height, ito yung seat height niya. Medyo mababa lang siya guys, which is 770 millimeters. Tapos isagulong naman guys yung front tire. Yung sa harap naman, 110 by 70 by 12. Tapos sa likod naman, 130 by 70 by 12. LED na lahat ng ilaw na ito guys, yan. Pati yung sa likod, LED na rin. Tapos ipapakita ko sa inyo guys yung panel niya. Nilalaman siya guys, meron dito dalawang pindutan, which is itong mode, tapos itong adjust, tapos meron siya dito speedometer niya, odometer, yung gas, voltmeter, temperature, time, ABS logo, tapos yung mga, ayun, start natin ha. Yan, meron siyang ito yung passing, yan, pag pinipindot, passing light, tapos high beam, yan, signal light, yun, tapos signal light ulit. Busina guys. Yun, busina. Tapos dito, yung start button niya. If ever guys, Nudo version yung nakuha nyo, meron lang additional na button nandito, which is yun yung pang na-navigate nyo dito sa Nudo version na 150i. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung ganda ng compartment na ito ni Like 150i. Meron siyang tatlo. Itong floorboard, itong nasa glove box niya, tapos itong nasa ilalim niya naman. Yun. Which is medyo malalim din guys. Ayun o. Kasha isang helmet dito. Half face. Kasha. Siguro kasha dito full face. Pero mga maliliit na size. Ito yung pinaka-itsura niya guys o. Share ko lang din na height ko 5'7". Medyo nahirapan yung tuhod ko dito. Manageable naman. Kaya namang tiisin. Pero siguro sa mga mas matatangkad na like 5'10", 5'11", medyo negative na sa inyo to dahil magkakaroon na kayo ng problema sa spacing nyo sa harap. About sa handling naman guys, nadala ko rin siya kanina. Okay naman siya, pero mamaya pagpauwi na tayo, kapakita ko ulit sa inyo yung handling, yung torque, yung speed na meron to si Lycon 50i. A few moments later. So yun guys, bali drive test na tayo dito kay Like 150. Solid, reliable tong piga-piga na ito. Yun o, no? Napakadali i-maneuver. Napakadaling ipiga guys. Pag pinaga mo, sisibat ka talaga. Oh, ramdam mo yung pagiging 4 valves na ito. Kahit maliit lang yung datingan niya guys, pero nansisibak to. Ang nagustuhan ko din kasi dito guys is yung braking system niya, which is ABS harap likod. Kahit medyo mabigla ka sa mga preno-prenohan, hindi ka niya ipapahamak. Ayun o, napakadaling gamitin o. Tapos guys, hindi siya ganun kataas. Tignan nyo, flat foot tayo parehas. Tapos, medyo magaan siya. Pero,
iba din kasi talaga yung torque nito. Pag piniga mo, bibigay ka agad sa'yo. Basic sa kanya yung 100, kagaya ng pinakita ko kanina na clip. Saglit niya lang makuha yung 100. Pero ang mahalaga kasi din doon is yung torque. Kumbaga, makakasibat ka at makakasibat, lalo na kapag kailangan mo sumingit or lilipat ka ng lane, hindi ka mabibitin sa power niya. Ito guys, papakita ko sa inyo. From zero. Ayan na. 60 80 90. Okay, kinapush lang tayo sa kasada guys. Ayan, napakadali maneuver guys. Magaan siya dalhin, compact and stylish na rin guys. Sobrang daming lingon-lingon bells dito sa motor natin. Kapo vibes. Oh, arko. Yun oh, basic sa ahonan guys. Hindi siya ganun kaahon, pero di ba, alam niyo naman to eh. Hindi niya ramdam yung ahon. Tapos mamaya magkakaroon tayo ng suspension test. Dadaan tayo sa off-road ng Manila. Which is ang Rojas Boulevard. Suspension test yun guys, harap likod. Matetest talaga yung suspension nyo. Yun. Yun oh, off-road test. Nagsimula na dito. Agay, agay, agay. Yun. So far, nahihilo na ako, guys. Joke lang. Pag magtitest kayo ng suspension, dito yan. Maganda yan dito kayo sa tapat ng City Hall. Alog talaga utak nyo. Ayun o. Boing, boing. Kahit sasakyan, nag-offroad test dito. Agay. Tapos, guys, sa panel, meron tayong mode. Pag pinindot mo, from odometer magiging trip 1, trip 2, oil trip, tapos belt trip. Yung belt trip guys, for example, nagpalit kayo ng belt, i-reset nyo to para may guide lang kayo kung ilan na yung naitatakbo ng belt nyo. Kasi pwedeng ang gawin natin, for example, every 1,000 kilometers magpapalit ka ng belt. Kung ganun ko kayaman, di ba? Yun yung kumbaga guide nya. So far okay naman yung shock niya. Medyo may konting pagkatigas lang, pero okay na rin yun kaysa sa sobrang lambot and sobrang tigas. By the way guys, reminders lang about sa lubak dito. Yan. Etong center lane na to, mag-iingat kayo lalo na kung two wheels lang kayo. Kasi delikado dito guys. Sobrang dami ng na-aksidente dito. Kung makikita nyo, ayan. Ayan o, sobrang off-road na dito guys. Sobrang lalim ng lubak na yan. Madami na na-aksidente dyan. Kung gusto nyo ma-check dun sa ating Facebook page, nag-post ako ng video. And warning na rin para sa mga nagra-ride dito sa Manila. Ito pa, may isa pang malalim. Delikado talaga lalo na paggabi. So yun nga guys, if usapang user-friendly, sobrang user-friendly na ito ni Kimco Like. Sa totoo lang, pwede ito sa lalaki o sa babae dahil yung style niya is sobrang unisex. Kumbaga, kasi syempre mayroong mga type ng motor na yung itsura niya is medyo hindi nababagay sa babae. Itong motor na ito, madami ako nakikita na lady rider na ito yung ginagamit. Nire-recommend ko to para sa inyong lahat na medyo naghahanap ng classic scooter na may power. Panalong-panalo to si Like 150i. Wala naman pinagkaiba sila ni 150i na Nudo version, dahil yung Nudo version lang naman yung pinagkaiba nila, pero when it comes to specs and other parts, parehas lang talaga. Ang Nudo kasi, sa mga hindi nakakaalam, is you can personalize your own bike sa Nudo technology na yun. Pero in this case, yun lang yung wala dito, pero overall is nandun naman lahat. So yun, tayo ay nakauwi na. Gaspol lang. So yun, bali dito natin pag-usapan kung kamusta ba yung naging ride experience natin kay Like 150i. Napakasarap dalhin. By the way guys, ang ganda rin pala na meron si Like 150 na ganito. Ayan, yung shutter niya. Ayan, pag aalis ka na, shut mo lang siya. And then, meron siya ditong magnetic. Yun, okay na siya. Tapos guys, meron din dito, for example, naka-start na yung motor nyo, yan, naka-start na. Hindi nyo na kailangan patayin para buksan yung compartment nyo. Ididiin nyo lang to, pagkadiin nyo, twist nyo pa left, tapos yan, open na siya. Pero yung kinaganda niya guys, may USB charging port na sa loob, kaya sobrang reliable na rin pag babiyahe kayo.
Bali, yun ang ating naging first ride dito kay Like 150i. Hopefully, nagustuhan nyo. And then, sa mga susunod na araw, siya rin kasama natin sa mga rides. Pero sobrang busy lang talaga kaya hindi natin magawa ng sunod-sunod. Pero punta kayo sa ating Facebook page, doon ko yung na-upload yung mga daily rides natin, yung mga kulitan rides lang natin dito sa Cavite. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe dito kay Like 150i. Kita-kits na tayo sa susunod nating vlog. Lagi nyo tatandaan, ride free, ride safe. Peace!